Today, mga sangay, pag-usapan po natin itong napakalaki at napakaangas na world-class project ngayon sa ilalim po ng Administrasyong Marcos. Hey guys, this is me, Sangay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito, maganda po yung ating pag-uusapan. I know, marami po ngayon ang mga chismis pagdating po sa politika, awayan ng mga politicians. But guys, nakakalimutan tuloy yung mga malalaking project na ginagawa ng ating pamahalaan. Kagaya na lamang po nitong ating pag-uusapan. Mga sangkay, aba, napakaganda po nitong proyekto ngayon na naipapatayo, mga sangkay, dahil po sa effort ng ating presidente na dumami po yung maraming mga mag-i-invest sa Pilipinas. Pag-usapan po natin itong world-class project sa ilalim po ng Marcos Administration. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.35 million subscribers na dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar para makilala din po kayo ng iba pang mga solid sangkay na nagaantabay lagi sa ating mga ginagawang vlog. So ayon po dito, mga sangkay, pinakamalaking solar power plant itatayo sa Nueva Ecija. Itong solar power plant, ito po ay pinakamalaki sa buong mundo na itatayo po sa Pilipinas. Hindi po yan biro, mga sangkay. Totoo po yan, at ito po ay pinangungunahan ngayon, mga sangkay, ng Meralco ni Manny V. Pangilinan. So ito po ay magandang balita, mga sangkay, sapagkat ang ating presidente ngayon ay talagang tinututukan po yung pagpapapasok ng maraming mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. At eto na po, nakikita po natin ngayon, mga sangkay, yung effort ng presidente natin sa bawat mga paglalakbay niya na pumupunta po siya sa ibang bansa para po manghikayat ng mga investor. So tingnan po natin ang report na ito. Inaasahan po mapapalakas po ang supply ng kuryente sa Luzon dahil po sa Meralco Terra Solar Project na itatayo po dyan sa Nueva Ecija. Okay, maraming nagsasabi, mga sangkay, na ito daw po ay drawing lamang. No guys, hindi po ito drawing. Ito po ay talagang nasaksihan na po, nagkaroon na po ng groundbreaking at inumpisahan na po itayo ito ngayon. Bakit, mga sangkay? Kailangan na kailangan po ito ng Pilipinas. At alam nyo ba na itong solar power plant na pinakamalaki sa buong mundo, eh mas malaki pala para daw, mga sangkay, sa isang siyudad dito sa Pilipinas. Totoo yan, mamaya malalaman nyo, mga sangkay. Oras po na makumpleto ito, posibleng ito na po ang maging pinakamalaking solar power plant at battery storage facility sa buong mundo. Ayun. Itatayo ito sa 3,500 hectares na lupain. Mas grabe, no? 3,000 hectares na lupain. Gaano kalawak yan, mga sangkay? Malaki pa daw yan sa Pasig. Mas malaki pa po sa Pasig. O, ayan, ha? Sasabihin na naman ng iba, walang ginagawa ang ating pamahalaan. Naku po, mga sangkay. Alam nyo, hindi lamang po ito. Marami pa po ang paparating. Ngayon, iisipin ng iba. Ito yung palabas ng iba, mga sangkay, kapag hindi nagugustuhan yung achievement ng pamahalaan. Nasabihin na naman nila, hindi naman pala yan sa pamahalaan, kay MVP pala yan. Alam nyo guys, lahat ng proyekto, mayroon po mga investor. Magpasalamat po tayo kasi yung nangunguna po dito, mga sangkay, isa pong Pinoy. Pero hindi lamang po siya, mga sangkay, siya lamang po ang nangunguna. Marami pong mga investor ang pumasok sa ating bansa na nag-invest para po dito sa solar power plant. Isa na po dyan, mga sangkay, ang isang grupo ng kumpanya sa China na nag-invest, mga sangkay, para po dito. At ito po yung magiging pinakamalaki. Imagine ninyo, mga sangkay, mas malaki pa daw po sa Pasig. Grabe naman yun. Kaya nga, sa loob ng limang munisipalidad, mas malaki pa daw yan sa Pasig. Yun, mas malaki pa raw yan. Hindi po yan joke, mga sangkay. Seryoso, totoo po yan. Kaya nga, sa loob ng limang munisipalidad sa pagitan po ng Nueva Ecija at ng Bulacan. At mas malaki nga ito sa sukat daw ng buong lungsod ng Pasig. Grabe, mas malaki pa sa buong lungsod ng Pasig.
So ito po ay isa sa mga mega project mga sangkay ngayon na pinangungunahan po nito. Kapartner po ng ating government itong Meralco ngayon mga sangkay. At ito yung good news guys. Ito yung good news. Kapag natapos po ito, kasi magiging fully operational ito by 2027. Kapag naging operational na po ito mga sangkay, mararamdaman na po ng mga Pilipino ang pagbagsak ng presyo ng binabayaran sa kuryente. No joke guys, no joke. Totoo po yan mga sangkay. Yeah, abangan po natin ito. At ang good news pa, hindi lamang po ito sa Pilipinas. Hindi lamang po sa Luzon. Kundi sa iba pang mga parte ng ating bansa, magkakaroon din po nito. Kaya abang-abangan lang po natin. At magkakaroon po ang proyekto ng 5 million na solar panel at direktang... Grabe, 5 million solar panel? Connecta ito sa 13 kilometer at 500 kilovolt transmission line sa National Grid Corporation. Mm-hmm. Inaasahan po makikinabang po sa proyekto ang nasa 2 milyon na sambahayan. Grabe. At hilika rin ito na humigit kumulang na 10,000 na trabaho. Mm-hmm. Yan ang pinakamaganda. Alam nyo, the more na may mga investor, the more na may mga project na ganito mga sangkay, dadami yung trabaho. Kaya nga po mga sangkay, ito po yung kahalagan ng economic charter change. Kung mangyayari mga sangkay na mabuksan ang ating ekonomiya for foreign direct investment, ako po mga sangkay, yayaman ang Pilipinas. Mula ngayon mga sangkay, hindi na po, kumbaga, dahan-dahan po naaangat ang ating bansa. Pero ayaw po niya ng iba mga sangkay kasi yung iba panatiko eh. Ako mga sangkay, neutral ako pagdating sa politika. Pero sa ngayon, na si PBBM ang namumuno. Kay PBBM ako kasi siya yung presidente natin eh. Yung sabi pa nga, dapat ipagpipray natin yung pangulo natin. Hindi po yung nahihipagbardagulan yung iba, diba? So ito mga sangkay, suportahan po natin. Ito po, ayan, nakasulat po. The world's largest solar power plant and battery storage facility. Just imagine guys. Ito po ay isang world class, legit na world class project ng ating pamahalaan. Okay ba yun mga sangkay? Pinangungunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking para sa proyekto na may investment capital na... Yan na. Wow, 200 billion pesos. Grabe, ang laki. 200 billion pesos. At nananawagan naman po si Pangulong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan at sa mga katuwang mula sa pribadong sektor na tiyaking matatapos ang proyekto sa oras. So, ayan na, yan ang utos ng ating pamahalaan. Kailangan matapos daw sa oras. Di ba sasabihin nila na hindi naman pala sa pamahalaan. Alam nyo, ganito lang kasimple. Kung hindi po mga sangkay ito sa pamahalaan, hindi po mag-uutos si PBBM na tapusin sa oras. Diba? Utak lang, gamitin natin yung utak mga sangkay. Kasi yung iba diyan pinapalabas, hindi daw ito sa Marcos administration. Alam niyo mga sangkay, sobrang sipag nitong presidente natin, nagpapang-abot sa ibang bansa para lang ano? Manghikayat sa mga negosyante. Ngayon nga na naman mga sangkay, andun na naman po sa ibang bansa. Anong gagawin doon? Hindi po para mamasyal. Kausapin na naman po yung mga foreign investors. Mag-i-invite ng mga investors sa Pilipinas. Kasi ang gusto ni BBM, bago po siya umalis sa kanyang trono, ang Pilipinas nasa maayos na kalagayan pagdating sa ekonomiya. Marami ang trabaho, mga sangkay. Kasi hindi pa gaano natin mararamdaman yung paglago ng ekonomiya. Pero mga sangkay, lumalago po yung ekonomiya natin. Pero dahil ang gusto natin makita yung mayaman kaagad ng Pilipinas, hindi pa po yun. Pero mararamdaman natin sa mga susunod na taon. At ayon po sa Meralco, isang kontrata para sa engineering, procurement at construction ang nilagdaan kasama po ang China Energy Engineering Group. Ayan, ito yung kapartner mga sangkay. Isa sa kapartner ay China Company Limited o ang Energy China. Ang naturang kumpanya ang mangangasiwa sa mga pangunahing aspeto ng pagtatayo sa proyekto. Alam niyo pa naman mga sangkay, mga Chinese, napakagagaling nila pagdating po sa mga struktura na pinapagawa. Tingnan niyo yung China mga sangkay. Nakita niyo ba yung kumakalat sa social media yung tulay na pinakamataas? Ginawa lamang mga sangkay ng ilang taon na para sa kanila parang imposible daw po mangyari pero nagawa po nito mga Chinese engineer. O tayo po kay Meralco Chairman at Chief Executive Officer Manuel Manny Pangilinan, pinatutunayan ng proyekto ang kagustuhan ng Pilipinas na manguna
sa renewable energy. Yun ang kinagandahan. Renewable energy po yan. Ano mayroon, Sangkay? Kasi mga Sangkay, ito pong renewable energy, ito po ay hindi nakakasira sa kalikasan. Na ito na dapat ang ginagawa ngayon. Kasi bakit may climate change na malala? Oo yan, dahil po yun sa Amerika, China at iba pang mga bansa. Yung ginagamit po nila ay hindi renewable energy. So tayo mga Sangkay, kaliit na bansa, pero may ginagawa po tayong effort para maibsan itong climate change. Well, ano po yung komento? Ito po ay world-class project ng ating pamahalan ngayon. Partner po ang Meralco. Ano po ang inyong opinion? Guys, just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Napakagaganda po ng ating mga vlog dito. So, kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.